Hi guys! Kamusta kayong lahat? Welcome to another episode of Taste Test with Kingsley! And for today's episode, tayo ay mag Christmas Food Taste Test! So dahil isang araw na nga lang, Pasko na, kaya gusto ko na kayong batiin na Merry Christmas and kung napapansin ninyo yung mga naka-ready ngayon is puro pagkain pang Pasko. Kaya bago pa humaba yung intro ko na to, I think start na tayo. So para nga sa ating Christmas food taste test or yung mga pagkain Pinoy tuwing Pasko, meron tayo dito na bibingka at puto bumbong. So yung dalawang to, nabili ko sila sa may special bibingka at puto bumbong by Jojit sa may Santa Cruz Lubao. And meron din tayo dito kung nakikita ninyo na patko, like yung patko kasi isa siyang parang kapampangan delikasi na mamaya mas explain ko pa sa inyo habang kinakain natin sila at nabili ko naman sila sa Shay's Patko sa may Betis sa Guagua. And then dito meron naman tayong cold butter roll from Wrap It Out na product naman ng Bacolor. So super duper excited na ako, kaya una natin itatry is yung bibingka. So sabi nga nila yung bibingka nila is special siya dahil nabili ko sila for I think 70 ang isa, kaya kung nakikita ninyo, super duper, parang ang dami niyang cheese, kung hindi ako nagkakamali, cheese ito, and then, I think meron din siyang itlog na maalat, and, ayan, sobrang kahinap ako natataka, kaya try na natin siya. So, ito siya, ayan nga yung itlog na maalat. Ang soft. So yung bibingka is parang rice cake dahil nga gawa siya sa parang galapong yung rice flour, and then lulutuin siya sa parang clay pot sa may parang ginagamitan siya ng uling, meron siyang uling sa baba, tapos tatakpan pa siya ng parang takip dito yung parang gawa sa lata, and then maglalagay din sila ng uling doon. Kaya kung nakikita niyo, parang meron siyang sunog na part sa taas at sa baba. Ang sarap! In fairness, special nga siya, pero parang wala akong nakikita ng cheese, kaya feeling ko wala nga talaga siyang cheese, pero yung itlog na maalat nga lang, okay na. Sinamamit daddy at yung tita ko and iba sa mga family namin, pinipare nila yung bibingka nila sa tea dahil parang sabi nila yun ang pinaka-perfect na combination ng bibingka. Minsan na-try ko na rin siya pero hindi ko alam, like hindi talaga ako fan ng bibingka, pero in fairness dito sa special bibingka na to, masarap siya. Pag nagpapasko parang sigurado yung bibingka sa mga Filipino, di ba? Lalo sumasarap yung bibingka dahil sa nyug niya, no? Like yung nilalagay sa toppings niya na parang grated mature coconut. In fairness, magaling talaga yung mga Filipino pagdating sa mga delicacy na ganito. So, awat na nga muna tayo sa bibingka dahil muntik ko siyang maubos, and sinabi ko taste test lang at baka humaba pa yung video natin, kaya try na natin ngayon yung puto bumbong ng Jojit. So, yung puto bumbong is a type of puto nga, and then kaya parang dahil nga tinawag siya na bumbong dahil niluluto siya sa parang bamboo. Like, yung hugis niya, nakikita nyo ba? Luto nga siya sa parang bamboo dati, and then parang magiging tube nga siya dahil sa bamboo na hugis. Pero ngayon hindi ko lang sure kung ginagamitan pa siya ng bamboo dahil nga siyempre, modernized na ngayon, di ba? Pero yung shape ng puto bumbong, nag-stay pa rin na ganyan. And ito, sobrang gusto ko to dahil nga yung kapatid ko, pag umuwi sila ng Philippines, agad siya nagpapabili ng ganito. And magmula noon, nagustuhan ko na rin yung puto bumbong. So, try na natin yung sa Jojits. Ang daming cheese, nakikita nyo ba? Ang sarap. Like,
kuha pa tayo ng yung coconut nga, syempre. And ng muscovado. Yung muscovado yung parang brown sugar niya. Masarap, ang cheesy. Alam mo yun, yung parang naghahalo yung lasa ng matamis and maalat. And diba, super duper gusto ko yung ganun na lata. Kaya gusto ko yung puto bumbong na to. Now naman, try naman natin yung pinagmamalaki ng mga kapampangan na patku. At kagaya na sinabi ko kanina, bibigyan ko kayo ng konting trivia or ng parang konting history about sa patku nga. And sa mga hindi kapampangan na nanonood ngayon, yung patku is parang kapampangan delicacy na basically parang siyang crepe. And yung pagiging crepe niya, ganyan siya. And then may feeling siya ng grated mature coconut nga rin, like yung nyog, kagaya ng nandito sa toppings ng puto bumbong at sa bibingka. So, siya nakabalot na siya and then renol nga siya sa crepe. So, ngayon yung mga patku, meron na silang kanya-kanyang flavor. Like ito, meron tayong pandan queso and meron din tayong ubi queso. Pero yung original na patku, alam ko, is yung classic na to, like yung plain na walang flavor. And yung patku, gawa naman din siya sa galapong, like parang gawa rin siya sa rice flour and minsan meron din siyang cassava flour. Like ito, alam ko, minix nila siya ng cassava flour. Kaya, yun. Kasi yung iba ginagawa nila parang harina lang. Pero dahil nga yung patku, ganito yung original na ginagawang patku. And kung nakikita ninyo, nakabalot sila sa dahon ng saging and then pinangtali lang sa kanya yung dahon ng saging din, di ba? So, I think una natin ito try sa mga patko na nandito is yung classic. So, mamaya try natin yung mga may flavor kaya dito muna tayo sa classic. Nakakamiss kumain ng patko. Super fresh pa ng nyog nila. Ang sarap. Alam mo yun, yung parang malalasahan mo yun sa kanya yung hindi ko alam kung ganun ba yung Tagalog niya, like yung dayap, yung kulay green, and then parang i-degrate mo siya. Ganun yung nalalasahan ko sa kanya. Ang sarap. So tama nga tayo, dahil sabi nga ni Mami, yung patko is gawa nga sa rice and cassava flour, kaya super duper legit tong patko natin na nandito. And sabi rin nila, mas masarap yung patko na i-pair sa butter roll, kaya meron tayo ditong cold butter roll ng pinagmamalaki naman ng mga sabakolor, di ba? And correct me if I'm wrong ha, pero ako alam ko, nag-start yung patko sa may guagua. Like, nung bata kami kasi may binibilhan dun yung lola namin and sobrang nagustuhan din namin magkakapatid. Kaya, I think sa guagua nga nagsimula yung paggawa ng patko. Pero, kung mali ako, ilagay nyo sa comment section natin kung ano yung, or kung saan talaga nag-start yung patko. So, dito na nga tayo sa cold butter roll na ayaw ma-open. Mas masarap daw na pinipare yung patko sa butter roll, kaya try natin. Masarap talaga ng cold butter roll na to. Alam ko, pwede mo rin iinit ito, kaya I think mamaya to try din namin siya din na mami at daddy na iinitin namin yung butter roll and prepare sa mga patko na nandito. So now naman nga, try naman natin yung ube queso na patko. Ang cheesy! In fairness, malalasan yung pagka ube flavor niya. Ang sarap! In fairness, dito sa ubi nila, napakasarap. Kaya, nag-expect din ako dito sa pandan queso naman nila. So, try na nga natin siya. Wait lang, hinanap ko pa yung lasa ng pandan. Yun nga. Nandiyan parang hint of pandan niya. And same sila ng ube. Napakarami din yung cheese.
Paterol. So, dahil ngayon Patcu is sliced this sweetened crepe. Ito yung nabibigay ng tamis sa kanya, kaya tama nga sila na i-pair mo yung mga Patcu na to sa Paterol dahil nga perfect combo sila. So, kung gusto nyo nga rin umorder ng mga Patcu natin na nandito, like yung regular or yung classic na Patcu and yung flavored Patcu nga nila, ilalagay ko yung Facebook page nila dito para makapag-inquire kayo, dahil nung natanong ako sa Facebook sa mga friends ko kung saan may masarap na nagbebenta ng Patcu dito sa Pampanga, sobrang dami ng mga nag-message sa akin and nag-suggest na i-try ko daw yung Patcu ng Shay's Patcu, and hindi ako na-disappoint dahil nga dineliver pa nila dito sa Lubao yung Patcu nila, like galing pa sila ng Betis, and pagka-deliver nila sa akin, nasa bag siya and napaka-presentable ng box niya. Like, ilalagay ko rin dito sa screen natin para makita ninyo. And parang napaka-fresh talaga niya dahil nga balot na balot yung Patcu sa dahon ng saging. And hindi yung basta-basta ng tali lang, dahil nga yung pinantali nila is yung dahon din ng saging. Kaya super nakaka-impress yung mga products nila. So I think that's it! Ginawa ko lang talagang real quick yung video na to para i-greet ko lang kayo ngayong Pasko ng Merry Christmas, and ang wish ko lang is sana mag-stay safe pa rin kayo, lalo na ngayong Christmas, may pandemic pa rin, and alam ko hindi tayo pwede pumunta sa mga bahay ng mga relatives natin or ng mga friends natin, kaya magiging intimate muna yung Christmas celebration natin kasama yung family natin. Sobrang excited na rin si ng mami, daddy, at yung kita ko na try yung mga food na nandito, kaya dito na nagtatapos yung ating video, and kung nag-enjoy nga kayo, kung pinapanood nyo ako habang ginagawa natin yung taste test na to, please don't forget to give this video a thumbs up and please share it to your friends para mapanood din nila. Sana patuloy nyo pa rin ako supportahan at panoorin yung mga susunod na i-upload ko na vlogs. Muli ako si Kingsley, ang magpapagutom na nagsasabing huwag na huwag magpapagutom. Hanggang sa susunod na vlog! Bye!